If we talk about severe bleeding, nasirit, usually an artery or a pulse is being open, nasugat. So all you have to do is just remember the word or magic word, the acronym DEP, which means you have to apply direct pressure and then elevate higher than the heart and then pressure point and then tourniquet as last resort. Okay, when we say direct pressure, okay, for example, this is the wound. Nakikita nyo ba yung aking kamay? Can you see my palm? Okay. So we see it siya. All you have to do is apply direct pressure right away and elevate higher than the heart. Sa palagay nyo, alin ang mas maraming mawala? Sumisirit, ha? Yung hinayaan ko nakababa or tinaas ko? Alin ang mas maraming mawala na dugo pag nasirit? Yung nakababa or nakataas? Yes. Yes. Remember that if we say severe bleeding, the artery is being damaged and that artery is directly connected sa heart. So, pagka tinaas mo, yung puso magpapampaakyat, hirap siya. Pero pag binaba mo, ay sus. Walang ka-pressure-pressure. Ay yung puso talaga naman. Ang daanggaan-gaan niyang mag-pump. So, diret-diretso yung dugo na mawala. Okay, when we say pressure point, hanapin mo yung pulso na malapit doon kasi yun yung supplying artery kung tawagin. Like, for example, dito yung bleeding, nakikita yung palad ko? So, may pulso kayo dito. So, pag diniinan mo to, this is pressure point, mapuputol yung main supply. So, the pulse or the pulse that is nearest to the wound is called the main supply. Ito yung main supply of blood. So, natural, pag diniinan mo to, mapuputol yung main supply. So, hihina yung dali ng dugo doon. Okay, pag dito yung bleeding, kasi kadalasan yung talaga severe bleeding, yung pulso mismo yung natatamaan, meron kayong pulso dito. Can you see this one? Can you see this? Yung pulso dito? Nakikita nyo ako? Oh, ito naman yung pressure point pagka yung lower arm yung tinamaan dito or itong inyong pulso mismo dito. Yung mga naglaslas dyan, talaga naman diding at katutakot yan, no? So you will apply pressure point here kasi ito yung tinatawag na supplying artery going to this area. Okay? Pag dito naman sa thigh, hita, meron kayong pulso sa singit. And that is your pressure point. And as we go on, I will show you where are the different poles of the body as serve and serves as your pressure point. Yun yung nagsisilbing pressure point. And what is the last, the magic word or the acronym that you have to remember in order to stop a severe bleeding? T. Ano yung T? Nasit. Yes. Okay, so please mind about the last resort. So, pakiguhitan nyo kung pwede lang. Last resort, ito yung huling paraan. Bakit? Kasi delikado yun. Bakit delikado? Ito, kung halimbawa, yung tourniquet, kung sabi nyo kanina, nakakita na kayo ng mga tinatalian pagka nanonood kayo ng movie, tatalian yan, then hihigpitan. So, maya-maya, what happened? Ano makikita nyo dun sa kuko? Pagka medyo nagtagal na nakahigpit na yung tali. Yeah. Okay, so pag nag-violate, ibig sabihin, wala na oxygen supply. Delikado yon. Kaya nga, pagka nag-a-apply tayo ng tourniquet, meron pa tayong stick na ginagamit. So, all you need if you are to apply a tourniquet is a stick and a cloth. So, a cloth that is 2 to 3 inches width. Huwag kayong gumamit ng elastic kasi once na nasigpitan yun, bumaon yun, hindi na yan maiikot. The purpose of this stick is to tighten and to loosen. Kasi pagka nangitim na, eh, luluwagan mo. Okay? So, how are you going to apply the tourniquet? It is used as a last resort. Assuming this is the ghost, no? And there is a severe bleeding here, natamaan itong pulso, no? Again, what is the magic word? To stop a severe bleeding? DEP. Tama? DEP.
Okay, all you have to do is apply direct pressure, elevate. Pag hindi pa rin na stop the bleeding, you can now apply pressure point. Nasaan ang pressure point nito? Dito. Actually, hindi po pwede yung isang rescuer lang pagka mag-a-apply ka ng tourniquet. Dapat 2 to 3 rescuers. Kasi somebody must be holding this one, applying it directly, and then elevating it, and somebody must be holding the pressure point. And then now, you have somebody must be applying a tourniquet. So, as I have said, at least you have to use 2 to 3 inches width. At long enough to use a stick. Long enough. And then, if you are to apply a tourniquet, kailangan malapit doon sa sugat. Nakikita nyo ba ito? Nakikita nyo pa rin? And then, tatali natin. Ang hirap talaga pagka ano, no? Walang kasama, nagsasarili. So, as I have said, mayroon nakahawak dito. May nagtataas. And then, somebody must be applying pressure point to the poles, no? And then, ilalagay natin itong tourniquet. Kung mapapansin nyo, hindi pa siya mahigpit, no? Hindi naman mahigpit pa. Kasi mayroon naman kasing humahawak dito, applying with a gauze, no? Or dressing. And then, somebody must be holding this one. Okay, so ganito yung paglagay doon sa stick. Okay, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba itong ginagawa ko? Kikita nyo, hindi. And then, iikutin. Pag naikot na siyang ganon, ayun na, na-stop na, di ba? So, dapat naka-expose itong tourniquet para in case na mayroon siyang itim na, anong gagawin natin? Luwagan. Okay. Pero, saglit lang ha, huwag masyado, kasi sisirit yan, and then, iluwagan ng kunti. Balik ulit. So, kailangan na rin natin itakbo sa hospital yan. Okay? So, tourniquet as last resort. So, hindi kasi po pwede ng ano-ano na lang bagay na gagamitin sa tourniquet. Hindi po pwede yung rope, hindi pwede yung sintas ng sapatos kasi masyadong makitid yon, babaon, at hindi na ito maikot pa. Hindi din rin po pwede yung mga elastic, rubber, katulad sa ginagamit ng mga medtech. It should be, yes, okay, you can ask question.